So yun mga guys, kamusta? Magtatuto na naman po ulit ako ngayon. At yung gagawin kong video ay tutorial about sa colored portrait. Marami na rin akong portrait tattoo tutorial, pero may mga halong time-lapse or fast forward, mga ganyan. So ngayon, hindi ako naglagay ng mga ganon. Ginawa ko lang, nagka-cut lang ako, tapos nilalaktaw-laktaw ko lang siya part by part. So ngayon, makikita niyo yung proseso kung paano ko talaga ginagawa yung portrait para mas matuto kayo at mas marami pa kayong malaman about sa pagtatattoo ng ganito. So ngayon, nakikita niyo naman, inuuna ko yung black. Yung black pala na ginamit ko dito is dynamic black. Kasi how many years ko nang gamit yun. So talagang nagtitiwala ako sa ink na yun. Tapos yung mga ink naman na colored na ginamit ko rito, radiant, mga ganyan. Tapos yung iba, may intense din ako. Sa portrait yun guys ha. Sa red kasi, radiant pa rin yung gamit ko. Tapos sa white naman, yung ginagamit kong white, yung eternal white lang. Meron kasi akong malaking ink nun. So yun talaga yung ginagamit kong white ink. Kasi proven and tested ko talaga yon for how many years. So, doon talaga ako nagtitiwala sa ink na yun. Pero maganda naman lahat ng ink. So, hindi ko sinisiraan yung iba. Mas gusto ko lang talaga yung Eternal White. So, ngayon guys, nakita nyo naman, inuna ko lahat ng black. Yung reason bakit ko inuna yung black, kasi para hindi madumihan yung mga colored ink na gagawin natin sa susunod. Kasi kailangan natin guys unahin yung black, kasi kung uunahin natin yung mga light colors, pag nagpunas tayo, pwede yun madumihan. Kakapit sa light color yung black, so magiging madumi yung portrait. Eh syempre colored portrait to, so kailangan natin ayusin yung ano, yung kutis ng balat. So dapat flesh tone, mga ganyan. So, hindi tayo pwede mag-black na huli. Kailangan una agad yung black para hindi na tayo mag-black sa mga susunod. Yun yung tip ko para maging malinis yung portrait nyo. Yun. Isa rin yun sa mga bagay na dapat alam nyo na kagad. Kasi importante talaga yun sa colored portrait. Sa black and gray kasi, hindi siya ganun ka importante kasi black and gray. Pero, kailangan nyo pa rin ayusin yung trabaho nyo kasi may gray wash tayong nilalagay dun. So, yun. So, dapat maging alam nyo, malaman nyo yung technique na kailangan muna natin unahin yung dark bago yung light. Yun. So, dito guys, talagang halos tatapusin ko talaga dito yung halos lahat ng black. Oh, totoo yun. Halos lalahatin ko talaga siya. Kasi, yun nga, gaya nga ng sinabi ko, para hindi maghalo, di ba? Tapos ngayon, ginagawa ko naman yung ano, dark brown or yung dark brown, ganun. Yun din. Ganun din yung reason ba tinuna ko yung dark. Kasi, pwede rin siyang humalo sa light. So, pag inuna ko siya, sunod yung medium, sunod yung light na light talaga. Para maganda yung kakalabasan. Hindi madudumihan yung light colors natin. Yun yung mga reason. Tapos yung nakikita nyo, yung stroke ko, ito, based to sa experience ko. Hindi ito based doon sa kung ano yung tama. Kasi for me, wala naman talagang tamang diskarte kung paano mag-tattoo ng ganito, ganun. Yung basics lang. Ito, may kanya-kanyang diskarte. Merong stroke na diretso, meron pababa, pantay yung needle, tapos meron naman yung paslant, iba-iba. So, dito, makikita nyo, medyo paslant ako ng konti. Tapos, iniikot-ikot ko na lang siya ng konti para hindi masyadong mabugbog yung balat. Kasi pag mabilis, pwedeng mabugbog yung balat. Kailangan medyo dahan-dahan para
di masyadong bugbog at pasok agad yung tinta. Pero may gumagawa pa rin ng ano, ng mabilis. Sa black and gray ginagawa yun eh. So dito, pag medyo dark yung ink na ipapasok mo, mas okay kung dahan-dahan lang para pasok agad yung tinta. Yun. Tapos yung mga ginagamit ko pala, yung mga ginamit ko na ink dito, gumamit ako ng brown Sienna na Star Bright para dun sa pinaka dark na part. Tapos medium brown dun sa ano, sa sumunod na Radiant naman yung brand. Tapos nag brown din ako na Radiant din yung brand. Tapos yung pinaka medyo light flesh tone ko, yung flesh ng intense, kasi meron pa akong ganung ink, so isang piraso na lang yon, sayang naman kung hindi ko gagamitin. Tapos yung pinaka light flesh tone ko is yung pale flesh yon. Yun yung pinaka light flesh tone ko. Tapos yung pinaka parang white na yung itsura niya, hinaluan ko lang yung pale flesh ng ano, eternal white, para mag parang puti siya, pero hindi kasi pwede yung puting-puti kasi makikitang-kita yun pagka ano eh, pagkatapos ng ginawa mo. So kailangan medyo aluan mo pa rin ng pale flesh. Fail ako ng fail, sorry guys ha. Yung ano pala, yung dito sa labi, gumamit ako dito ng crimson red na Radiant. Guys, the best to para sa akin na crimson red na to. Kasi ano siya eh, darker siya na red. Kasi yung crimson red ng ano, ng Star Bright, parang pula din siya, pero parang hindi ako nagagandahan dun eh. So dito, dark talaga agad yung lumalabas. Tapos dun sa red naman na sumunod na pulang-pula, gumamit ako dito ng blood red na Radiant. Yan. Tapos sinaluan ko na lang siya ng white para mag medyo pink. Yan. So yung labi niya. Yun yung mga ginagamit ko. Tapos sa needle, ma-advise ko talaga sa inyo, gumamit kayo ng ito, yung ginagamit ko na cartridge needle na to, yung Quell. Ang gamit ko naman dyan na number, na size ay 7RM. Yan. Marerecommend ko talaga yun guys sa inyo. Talagang mabilis magpapasok ng tinta. Pwera na lang pag malalaki, mga full back piece, mga ganyan. Mas okay kung sa maliliit mo lang sa gamitin. Sa mga portrait, yan. Sa mga paningit-singit na maliliit, yan, kaya nyo, mas okay kung gagamitin nyo ganitong size ng needle. Kasi talagang mabilis magpapasok ng tinta. Yun. Yun, 7RM, 9M1, tapos 5RL, yun talaga yung ginagamit ko. Dito pala guys, nakita nyo naman, nagme-medium brown na ako. Nakikita nyo, parang maganda yung pagkakaano niya. Yung pagkaka-dark to light niya. Hindi kasi yung porket sinabi ko na dark ito yung ginamit ko. Tapos, yung ano kasi guys eh, yung parang smooth yung blend ng ano, ng ink. Ang gagawin nyo lang dun guys, di ba, naglagay ako na kunyari ng ano, ng medium brown. Ang gagawin ko doon, isasawsaw ko muna sa pale flesh, tapos saka ako isasawsaw sa medium brown para maging smooth pa rin yung blend ng ano niya, ng shading niya, hindi siya solid tas light. Hindi ganoon, solid, medium light, o mas medium light pa ng konti, tapos saka ka mag pale flesh or mag flesh tone. Yun. Ganun kasi talaga yun guys. Hindi siya porket sinabi ng magturo sa inyo ganito dapat yung gamitin mong ink. Minsan kasi hindi nila sinasabi na bakit ang smooth ng portrait niya. Yung sa akin hindi. Parang sa akin ito yung pisngi. Parang may ano, guhit na ano. Kasi
ang ginawa nyo, solid lang yung inano nyo. Hindi kayo nag dark to light. Yun yung sinasabi ko na may mixing pa rin ng ink. Importante yun guys na kada sawsaw nyo or kada transition ng ink or parang palight ng palight, kailangan the more yung ano nyo, yung kailangan masundan nyo yung ano niya, yung proseso niya or yung guide niya na eto sa pisngi, kailangan may dark. Sunod, kailangan may light. Mas light pa ng konti. So, isasawsaw ko ng 2 times, pasaka ako ng sawsaw ng isang bahagyang mabilis lang dun sa medium brown para maganda yung ano niya, yung dark to light niya, hindi smooth siya. Yun. Yun yung pinaka tip para sa portrait para maging smooth yung mukha. Hindi siya flat or hindi siya sira na dark to light, ganun. Smooth dapat. Yun yung pinaka-importante, guys. At yun nga, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, pag nagpo-portrait kayo ng colored portrait, huwag kayong magmadali. Kasi yung ano kasi, yung pale flesh tone or yung flesh tone, yun yung mga kulay na yun, hindi nyo yan makikita agad-agad. It takes time bago makita. So, huwag nyong pwersahin yung balat kasi masusugat yun. Yun. Isa yun sa mga number one tip para sa pagtatato ng portrait. Marami kasing na pag yung healing process hindi na maganda, ganun lang kasi nabugbog. So, eto, sa sinabi ko na to, malaking points to para sa pagtatato nyo ng mga ganito. Diba? Sana makatulong ako sa mga nag-uumpisa magtato, na gustong magtato. Yun. Ito yung gagawin nyo pag nag-portrait kayo ng colored portrait. Yun. Diba guys, nakita nyo? May puti na yung halos halo ko dyan. Kasi super light na yan eh. Yan na yung parang nag-glow na yung pisngi niya. Tapos pala, mga guys, pagka 'di ba flat na flat yung mukha, lagyan natin ng buhay kasi sa totoo lang pag ginaya natin yung parang alam niyo naman yung mga picture ngayon, parang naka-filter. So kailangan lagyan natin ng ng brown kasi pag sobrang puti din ang itinato natin, yung iba nag-o-orange eh para kahit gumaling, buhay na buhay. Kasi hindi kukupas. Kasi pagka flat lang yung tato, sobrang puti niya. So, ito yung ginawa ko. Hindi ganun. Yun yung mga hindi pwede sa pagtatato ng portrait. Kailangan may mga dark pa rin. So, pasensya na kung hindi ko napakita sa inyo yung kung paano ko ginawa yung mata. Madali lang yun, guys. Kasi, ito yung tip. Yung sa mata guys, may black yan eh. Solid black yan eh. Yun. May gray pala. Meron siyang gray na minimal lang na makikita nyo pag nilinisan ko na yung tattoo na yan. So kasi dyan, medyo, syempre may mga nakakalat pa. Tsaka, hindi naman natin ma-zoom yung camera ng maayos kasi medyo lalabo rin yung camera eh pag nilapit ko pa ng nilapit eh. Kaya, yun. Yung technique doon, unahin natin lahat ng black. Tapos, anuhin natin, shade-an natin ng konting gray para parang buhay na buhay siya, guys. Makikita nyo yun pagka, natapos nyo na yung, trabaho nyo. Yun. Tapos, di ba, yan guys ha, nakikita nyo dumudugo na siya, yung dinaanan ko kanina. Di ba? Hindi ko siya inaano na, ba't hindi pumapasok yung tinta? Hindi ganun. Gaya na sinabi ko. Hintay natin. Ayan o. Dumudugo na yan. Pero, hindi ko nadadaanan yung naduguan na. Kasi, may ink na talaga yun. Hindi mo lang siya makita kasi nga, flesh tone siya. Yun. So, pag sinunod nyo to guys, yung ginagawa ko, hindi ko kasi masabi yung hindi ko rin mapakita sa video yung kung paano ko sinasawsaw. Marami kasing nagtatanong kung paano ba yun. Sa totoo lang, kahit gawin ko yun,
hindi nyo pa rin makukuha ng perfecto yon. Kasi, hindi ko naman masabi na accurate yung sausaw ko, di ba? Pero, yun na nga, sinabi ko na nga, sinasausaw ko sa halo-halo para makuha ko yung kulay. Ano yun eh? Parang tansyahan siya guys eh. Hindi talaga siya accurate. Yun. Kasi wala pa akong yung panghalo ng tinta. Wala pa kasi ako nun guys eh. Umorder pa lang ako, hindi pa dumarating eh. Pero pagka dumating, mapapakita ko na sa inyo, gagamitin natin yun at mamimix ko na ng maayos yung mga ink ko dun sa ink cups. Yun. Pero talaga, yung sinabi ko kanina na sumasawsaw ako sa light tas padark ng padark para makuha ko yung kulay na yon. Ganun yung diskarte. Hindi yung kukunin ko tong light na to, ay wala akong ganun kulay eh. Hindi ganun. Kailangan marunong kayo mag-adlib na, ito yun eh. Para makuha ko yun, sawsaw ako dito sa light, sawsaw ako dito sa medium brown para makuha ko yung gitna nilang kulay. Diba? Yun yung diskarte dun. Isa yun sa pinaka way ng pagpo-portrait na karamihan hindi sinasabi ng iba eh. Kasi hindi kasi talaga yun accurate. So, kailangan pa rin matutunan nyo sa sarili nyo yung diskarte, yung paano nyo nakuha yung ganun kulay ng diskarte nyo para talagang sa inyo rin yung manggaling yung, okay, nakuha ko yun. Kasi ganun lang pala yung technique. Isasawsaw mo sa light, sasawsaw mo sa dark para makuha mo yung gitna nila. Diba? Tapos, yun, ito, sasabihin ko rin sa inyo. Diba, nag-ano kayo ng kulay, nagsawsaw kayo. Unahin nyo dun, guys, sa pagsawsaw muna. Linisan nyo muna yung karayom nyo. Sawsaw nyo muna sa tubig para matanggal yung mga kulay. Tapos, saka nyo isawsaw sa light color, papunta dun sa mas darker color. Hindi pa pwede yung darker color muna kayo guys ha, tapos papunta dun sa light. Some basic din yun na dapat yung matutunan. Kasi yun eh, pagka ginawa nyo yun, yung light nyo, magiging medium na yun, hindi na yun light. Pagka nagsawsaw kayo sa dark, tapos naglasawsaw kayo sa light. So, isa yun sa tip para hindi masira yung, yung ink palette nyo. Yung step by step na ink nyo hindi masisira. Yun yung basic tip na dapat nyong malaman sa paggagawa ng transition ng kulay sa pag-smooth ng portrait. Kailangan magsawsaw muna kayo sa light bago sa dark, hindi sa dark bago sa light kasi masisira yung paulit-ulit ako. Sorry guys, pero balik tayo sa pagtuturo ko sa inyo. Dito, pasensya na kung may nagsasabi na may nagano sa akin, dislike, yung mga nagko-comment na hindi naman tama yung proseso. Pasensya na kayo guys. Kaya nga na sinabi ko kanina, ito yung proseso ko. Ito yung alam ko sa sarili ko na tama. Wala naman nagbumalik sa akin, nagsalita, wasak yung ginawa kong tato. Wala naman ganun, nagsugat yung ginawa kong tato. Wala naman. So, based to sa experience ko. Kaya, pasensya na kung di ako ganun kagaling. Ito lang po yung, yung kaalaman ko, sinishare ko lang. So, sorry sa mga iba yung diskarte. Diskarte nyo po yan, nire-respeto ko po kayo. Hindi ko po yun pinapakialaman. Kaya, sana po, naintindihan nyo sinabi ko na sa akin, ito yung diskarte ko. So, yun lang naman po. Hindi ko po sinasabi dito guys na magaling ako magtato. Ang gusto ko lang ma-share yung kaalaman ko. Kaya sana makatulong ako sa inyo. Kasi maraming nagtatato ng ganito na hindi nila nagagawa ng maayos, na hindi rin sinasabi ng iba na ganito yung paraan para gumawa niyan. So ngayon, nag-upload ako ng ganitong klaseng video para mai-share ko rin sa inyo yung kaalaman ko. Na sana ay makatulong talaga ako sa inyo. Yun lang naman po yung intention ko.
So, sobrang salamat talaga guys sa mga subscribers ko. Paulit-ulit kong sinasabi, sobrang salamat. Road to 3K na po ako. So, continue lang po sa pag-suporta. Sobrang salamat po. At kung di pa pala kayo nakasubscribe guys, mag-subscribe na kayo kung mga nagtatato kayo, kung mahilig kayo sa mga tattoo. Marami kayong matututunan dito. Panoorin nyo lang yung video ko ng buo. Yun. Makakatulong talaga yun sa pagtatato nyo. Malapit na pala tayo matapos guys. Background na lang yung ginagawa natin. Itong tip na to. Basic tip to. Pero yung ibang hindi pa nila alam kasi newbie. So, sasabihin ko rin, sa pagbabackground pala guys, ito. Kunyari, blondie yung tinato natin. Blondie yung buhok. Diba? So, wala siyang black. Bihira yung black. Ang gagawin natin dun guys, is dadarkan natin yung background. Para umangat yung nasa gitna. Diba? Paano naman, Sir Rec, kung ganito yung kulay ng tattoo. Marami siyang buhok. Simple lang. Gawin nating lighter yung background para umangat naman yung nasa gitna. Dito, porket dinark mo yung kanina, magla-light na yung loob. Dito, para lang maging maging talagang portrait yung kulay niya. Mas maganda talaga pag may background. Hindi kasi siya flat pagkatignan ng ganun. Pagka may background, talagang parang totoo. Ang ganda. Yun yung mga diskarte doon. Usually, dito sa paggawa ng background, hindi lang siya isang kulay. Kailangan talaga may dark to light din. Para mas mabuhay yung kulay ng portrait o yung tattoo. Yun yung mga basic ng pagtatato ng mga ganito. Kailangan may background para buhay na buhay, maganda tignan. Yun. Yung iba kasi, pag nag-portrait, minsan kasi yung iba pinupost, di ba, walang background. May reason yun, minsan hindi na kaya nung tinatatuan. Yan, isa rin yun sa mga dahilan kung ba't walang background. Tapos yung iba, gusto nila ganito. Pero bihira kasi yung artist na gano'n na nagtatattoo ng walang background. Karamihan talaga may background. Para kasi pampaganda ng tattoo yun ng portrait tattoo . Mas maganda pag may background guys. Lalo na pag colored portrait. Yan. Kailangan talaga may background siya na pwedeng colored, pwedeng black na may colored. Yan. Pag black na black yung buhok, lagyan natin ng light color yung background para mas maganda. Dito nga pala mga guys, malapit na ako matapos. Ito na lang talaga yung kulang nito, yung background na lang halos. Makikita nyo na yung ginawa ko, kung ano ba talaga, kung ayos ba. So, pwede naman kayo mag-dislike, walang problema. Pwede rin kayo mag-comment, mag-suggest kung ano pa ba yung gusto nyong i-tutorial ko. Yun, sabihin nyo lang. Lagi naman ako nagbabasa ng comment . Sa mga gustong magpa-schedule or kung gustong kontakin ako, nandun yung page ko sa baba guys, sa description. Pwede nyong i-search yun sa Facebook para makita nyo kung mga gawa, para makita nyo yung gawa ko dun. Yan. Kasi marami nagtatanong sa akin . Boss, how much? Mga ganyan. So, dun, pwede ko kayong kausapin. Dito kasi sa YouTube, hindi pwede. So, yun yung mga problema. Basta mag-comment lang kayo ng tanong nyo. Huwag lang sa mga presyo-presyo na ganyan. Kasi hindi naman dapat dito pag-usapan yan . Doon sa sa Facebook. Message nyo ako. Yan, pwede yan. So, sana nagustuhan nyo pala yung video. At sana may natutunan kayo. Kasi, diba? Importante na may matutunan kayo kasi nagtatattoo kayo . Or sana sa mga hindi nagtatattoo, sana nagustuhan niyo yung video. Ito pala yung process kung paano gumawa ng
portrait tattoo. Colored portrait yan. Ito na guys. Yan. Yan yung ginawa ko guys. Yung kinalabasan.